natin si Kat, si Madam, na uuwi ng Batangas. Pero sad to say, ay wala mga kangiti. Nakasarado pa. Tao po. Tao po. Pakita ko sa inyo ang mga aking mga ano, tawag na to? Lola, apo. Ngayon ko man umalis, pero wala tayong magagawa. Kailangan. So, una kong papakita sa inyo yung pinaka-rare na anak ni Daga. Ito yung pinaka-rare na anak niya. Ewan ko, kulang ako pag wala sila eh. Parang may kulang sa buhay ko. Mas meron pa tayo yung pinaka-last, yung pinaka-rare sa anak ni Ligaw. Ito siya, wait lang. Huwag ko sensahan nyo ng mga kangati ko maingay nga kasi maingay talaga yung mga tuta. So, ito ang kanyang unang anak. Hello mga kangiti! So welcome back po ulit sa ating YouTube channel. And for today's vlog guys, tayo ngayon ay uuwi na ng Batangas. So, ayan, nakapagbihis na tayo. Time check tayo. Ito pala, ito ang aking phone. 4:52 na ng madaling araw. Umaga pala, I mean. And sabi ko dun sa past vlog ko na kasama natin si Kat, si Madam, na uuwi ng Batangas. Pero sad to say, ay wala mga kangiti. Hindi siya makakasama kasi masakit yung puso niya. So, dapat kahapon pa ako uuwi. Pero since ina-attack siya ng sakit ng puso niya, so nag-stay pa ako isa pang araw para samahan si Kat dito sa amin. So, yun kaya siguro sa mga susunod na araw na lang, pag okay na siya, baka daw pumunta siya pag okay na siya. Kasi hirap daw bumiyahin ng may nararamdaman, di ba? At sino naman makakangitiin na babiyahe tapos masama yung pakiramdam mo, di ba? Ang hirap sa pakiramdam ng ganun. So, kaya hindi na muna siya makakasama sa atin. Pero tayo, uwi na tayo makakangiti kasi yung mga aso ko doon, ayan. So, kailangan ko na silang balikan. At halos isang linggo din ako dito. Hindi naman isang mga 5 days, gano'n. So, wala, ayoko man umuwi kasi siyempre gusto ko din naman dito sa bahay namin. And gusto ko din makasama yung kapatid ko kahit lagi naman kami magkasama pero siyempre ito lagi akong wala dito, di ba? So, may mga times na namimiss ko din siya, ganyan. Namimiss ko yung bonding namin dito kahit ganito, dito lang kami sa bahay kahit wala kaming ginagawa, nanonood ka lang kami ng TV, yung mga gano'n kasi yung presence ng kapatid mo, nakasama mo, di ba? Yun yung nakakamiss eh. Pero sad to say, malayo dito yung Batangas, di ba? Kung sa Batangas lang ako nakatira, wala namang problema. Pero syempre, malayo nga ako, Cavite ako, tas Batangas, di ba? Pero ganun talaga guys, I have to go. Kasi nandun ang aking mga anak. Pero sige, babalik na lang ako ulit dito. Sa mga susunod na sa mga susunod, basta hindi ko pa alam ulit kung kailan ako ulit makakabalik ng Cavite kasi syempre nagbablog tayo sa Batangas eh. So, ayoko man umalis pero wala tayong magagawa. Kailangan natin umalis. O, akala mo naman talaga kung saan pupunta eh. No? Akala mo mag-a-abroad eh. No? So, yun lang. So, yun anyways, mga kangiti, ang dami kong drama, ang dami nating dada. Syempre, ano pa ba? Biyahe na ulit tayo. Pa Balaytige, ayan, pa Batangas. So, siguro makakarating ako doon ng mga 5 makakasakay ko ng bus ng mga 6, 7, mga 8 or 9, 8:30 ganyan, doon na ako sa Balaytige. So, yun mga kangiti, let's go. Biyahe na tayo dahil malayo-layo pa ang ating babayihin. Kaya samahan niyo ako mga kangiti, umuwi ulit ng Batangas at salubungin ang aking mga anak na nagaantay doon at sila blab. So, let's go guys! Sis! Sis, alis na ako. Bye-bye. Ingat ka dito ha. Uy, message mo na lang ako. Ingat ka dito. Bye-bye, Oreo! Bye-bye!
We're here. Ah, grabe. Sakto yung ano ko. Estimated time of arrival dahil ngayon ay 8 pa lang ng umaga. Siguro mga 8:15 na, mag-8:30 na. So, siguro magta-trike na lang ako pa uwi ng Balaytigay kasi sila Lablab ay hinatid sila mami tsaka si Kuya Katuba kanina. So, upuyat sila. Walang wag susundo sa akin ngayon. Pero, bago yon, bibili muna tayo ng almusal para kay Lablab at sa akin at kung sino ang tao sa kubo. Siguro wala. So, talaga guys, bibili lang ako sa McDo. Let's go. Yung mga kang order lang ako. So, yun guys. Naka-order na tayo ng almusal. Papa-special na lang siguro ako sa trike para mabilis. Yeah. Antayin lang natin ulit yung mga kamiti. Grabe. Wala yun ang biyahe. Yung mga kamiti, nakuha ko na yung order. Let's go na. Tingnan ko anong oras na. Yun. 8:25 yung mga kamiti. So, siguro makakarating ako doon ng mga 9. So, sobrang tagal po ng biyahe pabalik-balik dito. Nakakalculate ko na kung ano oras ako darating. So, tara guys. Biyahe na tayo ulit. So, yung mga kangiti, at last. Nandito na rin tayo sa bukid. So, ayan. Dami ko kasi dala mga kangiti dahil yung mga iba kong binili na pasulubog sa aking mga anak ay nandito. At ang iba kong mga gamit. So, nandito na tayo guys. Grabe. Kala mo tagal na wala eh, no? Ilang araw lang naman. Pero anyways. Let's go. Tulog pa sila. Dahil wala pa akong nakikitang tao dito mga kangiti. So, ito na tayo. Dito na tayo ulit sa kainitan. Char. Ah. Miss ko na. Sobrang namimiss ko na yung mga aso ko. Aking anak. Ah. Ayun, ang bigat ng dala ko mga kangiti. Diyos ko Lord. Anyways, let's go. Chuk. Tingnan natin sila dito. Tao po. Tao po. It's locked. Hi! Anak ko. Hi! I'm back. So yung mga kangatin, dito na tayo sa bukid. Ayusin ko lang yung mga gamit ko at aning ko lang itong mga anak ko. Lalambingin ko lang dahil na-miss ko sila na sobra. So, naantok pa kasi sila blabe. Let's go! So, yung mga kangiti, dito na tayo sa Kubunuto. Ayan. At maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa biyahe na napaka layo at napakatagal. Pero, thank you kay Mapagad dahil safe tayo nakarating dito. Walang nangyaring anuman na aksidente or anumang masamang nangyari at safe nga tayo nakauwi dito. Thank you, Papa God. At ayun, so yan, nakita ko na rin ang aking mga anakis. So, mga miss ko sila. Nilambing ko muna sila. Hinag. Kasi ewan ko, kulang ako pag wala sila eh. Parang may kulang sa buhay ko. Ganun, parang ang hirap i-explain pero parang hindi complete yung araw ko pag di ko sila nakikita, di ko sila nakakasama. So, tulog pa si Ken, di ko na muna siya istorbohin. Tulog pa si Lablab, di ko muna istorbohin kasi
pagod siya. So sure, pagod na pagod yan dahil marami silang puwet yung mga yan kagabi. Kaya hindi ko na muna siya i-store doon mga kamiti. So yun guys, siguro dito na muna. Mamaya update ko na lang kayo ulit kung ano yung mga gagawin natin ngayong araw dito. Back to vlogging na ulit tayo. Back to kung anong gagawin natin dito sa Kubo. So let's go guys. Thank you sa pagsama niyo sa akin ngayong araw sa biyahe. At samahan niyo pa ako ulit mamaya. So let's go. Meron akong i-share sa inyo at ipapakita. Pakita ko sa inyo ang mga aking mga ano, tawag na to? Lola, Apo. So, ito si Yumi, oh. Hi, guys. Hi, come on, Abi. Hi. So, yan, guys. Kasi last time, nung umuwi ako, nung nandito ako sa Batangas, bago ako umalis, pauwi ng Cavite, yung mga anak nila ay hindi pa naglalakad, hindi pa masyadong nakamulat. So, nung pag-uwi ko dito, nagulat ako kasi nakakapag-ano na sila. Nakakapaglakad na sila. Tsaka sobrang mulat na yung mata nila. So, sobrang kukit nila mga kangiti. So, papakita ko sila sa inyo ngayon para makita nyo ang kanilang kakitan at sobrang cute. Parang ayaw nyo na silang makit sila pero sobrang makukulit din kasi mga tuta pa yung mga babies pa. That's why cute na makulit sila ngayon. Siguro mga mag-iisang buwan pa lang tong anak ni Yumi tsaka ni Daga. Kasi dito na nakalagay yung mga anak nila. So, papakita ko muna sa inyo yung anak ni Yumi. Kaya ako nandito mga kangiti kasi nakaganto ako dito kasi nandito sila sa baba. So, papakita ko muna sa inyo yung anak ni Yumi. Huwag ko saan nyo na mga kangiti kumaingay ha? Kasi maingay talaga yung mga tuta. So, ito ang kanyang unang anak. Tadaan! Look how cute! Isa tong boy mga kangiti ha. It's a boy. Hi! This is your first time in the vlog. Hi guys! Ayan siya guys. Huwag ka dyan Yumi. Pansin ka naman eh. Hindi naman ikaw pinapakita ko yung anak mo eh. Ito pa yung unang anak ni Yumi guys. Look how cute! Sobrang cute niya. Hi! Hi! Hindi ko pa alam kung anong name niya guys eh. Ayan oh. Nakakapaglakad na siya. Ayan, makulit na siya. Tapos mulat na ang mata. Ayan, nakapag-hi ka na sa vlog. Ito yung first time mong makikita. Oh. Say hi! Okay. Tatlo kasing anak ni Yumi mga kangati. So, ito yung una. Baby! Wait lang. So, yung mga kangiti, ito yung pangalawa. Boy din to. Lahat ng anak ni Yumi ay boy. So, ayan siya. Kamukha siya ni Yumi mga kangiti kahit yung tatay nito mga askal. Askal ang tatay mo. Pero nakuha mo ang lahi ng nanay mo, no? Ayan siya, guys. Sobrang cute. Hi! Huwag ka na umiyak. Andito naman lola mo eh. Hi! Kaway ka muna sa mga kangiti. Hi, guys! Hi, mga kangiti! Ayan siya. Ito yan, ang first time makikita sa vlog. Hi! Hi, hi, hi! So cute! Okay, tapos ka na. Kunin naman natin yung isa pa, yung last na anak ni Yumi. Pangalan yung tayo ko. Upo muna ako. So, ayan mga kangiti. Nakapakita ko na sa inyo yung dalawa. So, ito na yung last na anak ni Yumi. Tadaan! Hi, guys! Kaway ka sa kanila. Ito yung first time makikita sa vlog. Hi, hi, hi! Ang cute niya, guys. Oh. Ito, kung mapapansin niyo mga kangiti sa... Ingi naman ng mga anak na iba. Kung mapapansin niyo mga kangiti sa... Ito yung pinakamaraming brown sa kanyang katawan. Ayan siya, oh. So cute. Huh? You're so cute! Tsaka marami siyang ano dito sa mukha niya. Oh. Ayan yung kulay. Brown, white, black. Ayan. Hi! Hi! Cute! They're so cute, guys. Ito yung pinakamaraming may kulay. Itong pangalawa kong pinakita mga kangiti. Medyo konti lang yung kulay niya. Ayan.
Tapos, ito din. Ito namang isa, yung una. Ang nakakalito kasi, hindi ko pa sila nabibigyan ng name eh. Arami din siyang kulay sa ano nyo, sa katawan niya. So, ayan siya guys. Ang cute nila guys, oh. Tingnan nyo naman kung gano'ng kalit yung kamay nila. Look how cute. Ang cute ng kamay nila, ang liit, oh. Hi! So, ayan sila. Papakita ko sa inyo yung tatlo. Come here. Come here. This is the anak of Yumi. They're so cute, oh. Mga lalaki itong mga kangiti, ah. Lahat sila lalaki. Kasi diba nga, sampu yung anak ni Yumi. Pero tatlo lang yung nabuhay. Meron isa dati, nung nanganak siya, yung last na anak niya, babae. Nabuhay siya ng mga isang araw, pero yung binawian din ang buhay. Kasi yung iwan ko, medyo hindi siya malakas eh. Ito talaga yung mga malalakas. Oh, bata pa lang kayo, survivor na kayo. Kasi madami kayong dapat. Kayo lang yung nabuhay sa sampu. Ibig sabihin, malakas kayo. Oh, survivor na kayo kaagad. Okay? Mm. Ang cute. Ang cute niya. They're so cute, oh. Para sila mga stop to yung mga kangiti. Sobrang cute nila. Ayan. So, ayan yung mga anak ni Yumi. Ang anak naman ni Daga, mga kangiti, ay 5. So, dapat 6 yun. Mamatay yung isa naman din. So, una kong papakita sa inyo yung pinaka-rare na anak ni Daga. Ito yung pinaka-rare na anak niya. Si Blacky! Hoy! Ayan siya guys. Ito yung mga anak naman ni Daga. Ah. Ito yung nag-iisa niyang anak na kulay itim. Parang Rottweiler yung kulay. Ayan. Cute din ito. Cute. Ayan. Hi guys! Hi mga kangiti! Ayan. First time mo makikita sa vlog ko. Hi ka sa kanila. Ayan. Para siyang Rottweiler. So, ayan yung kulay niya. Nag-iisa lang tong black kasi halos anak, lahat ng anak ni Daga ay kakulay niya. Brown tsaka black. Ayan. Cute din ito, oh. Hi! Hi! So, ayan. One down. 4 to go. So, ito naman yung isa pa na anak niya. Ito ay, wait lang. Ano ka ba? Girl o boy? Ay! Isa siyang girl, mga kangiti. Girl to yung black. Tapos, ito naman yung isa pa niyang anak. Ayan. Kakulay niya eh. Ewan ko kung anong kulay. Ayun, black tsaka brown. Yung kulay na ganito, mga kangiti, kung iaano nyo, isusearch nyo, ito yung mga kulay talaga ng mga pure na mga asong askal. Aspin, ganito yung kulay nila, yung pure na aspin sa Pilipinas. Ganito yung kulay nila. Hindi ko alam kung anong tawag, pero nakita ko yung sa TikTok dati. Sino ba yung nag-ano nun? Si Kuya Kim ata, kung ano yung kulay ng mga pure na aspin na galing sa Pilipinas. Ganito yung kulay niya, mga kangiti. So, ano sila? Pure askal. Pure aspin. Pero cute sila, mga kangiti. Kahit mga aspin yan, cute yan. Oh, they're so cute, oh. So, ayan. Ito ay boy. This is boy. Hi ka, hi. Hi. So, ayan. Okay, tatlo na lang. Ito pa yung isa. Ang dami namin tuta dito, mga kangiti. Tadaan! Ito naman, mas lighter yung kulay niya. Ayan. Yung isa kasi, medyo nangingibabaw yung pagka-black. Ito, don't cry. Ito, medyo may pagka-light brown. So, ito din yung isang anak ni Daga. Isa naman ay girl. This is a girl. Hi! Ayan. Ito yung mga kulay nila. Chugujug. Okay, ano na yan? Ilan na? Ilan na mapakita ko? 2. Kulang pa ng isa pa. Ay, 2 pa. Tada! Ito naman ay boy. Say hi. Ito din, medyo light din yung kulay niya. Oh. Ganda din ang kulay nila, mga kangiti. They're so cute. So cute. Kamukha-mukha ang nanay mo. Okay. Sana lang. Here, come here with me. Ito naman yung last na anak ni Daga. Siya ay isang boy. Ayan. Boy siya, mga kangiti.
And sobrang cute niya din, oh. Ayan, medyo pare sila ng kulay ng isa kong pinakita kanina. Ayan yung mga kulay ng anak ni Daga. So, Yumi! Ang cute niya din, guys. Oh, hi, guys! Hi! So, lima po yung anak ni Daga, guys. Ayan. Iataka siya sa aking kamay. I'll try my best. Mapagkasyain sila. Ayan, oh. Hi, guys! Yumi! You're blocking! Hi, guys! Ito sila, tatlo. Tatlo muna. Hi! And this is the dalawa. Come here. Maglalas ka. Papakita ko kayo last. Come. Yumi! Doon ikaw. Nagbablog si nanay. This is the last two. Ayan. Hi, guys! Ayan, oh. Cute nila, grabe mga kangiti. Makukulit lang sila, pero sobrang cute nila. Sobra. So, yan, napakita ko na sa inyo mga kangiti. Kasi may mga nakikita rin ako dyan na nagko-comment na gusto nilang makita yung mga anak ng nila Yumi, nila Daga. So, mamaya mapakita ko rin sa inyo yung anak ni Ligaw. So, hindi ko pa alam kung paano namin sila ipapa-adapt. Pero magtitira kami ng mga anak nila kahit isa ganun. Kay Yumi, magtitira kami. So, siguro maghahanap pa tayo ng pwede mag-adapt sa kanila at mahaba-habang proseso yun. So, for the meantime, dito muna sila sa amin habang pinapala. Habang bibi pa sila kasi hindi pa nila kayang, kailangan pa nilang dumedi sa nanay nila, hindi pa nila kayang mahiwalay. Pero yung mga nanay nila, ayun, yung mga naglalakad na itong mga ito, medyo lagi nang umaalis. Siguro kasi malalaki na kasi. So, nung baby sila, lagi binabantayan. Pero binabantayan pa rin naman. Siguro ganun talaga sa aso. Pag medyo, alam mo yun, pag medyo lumaki na yung anak, parang tinuturoan na nila maging independent din. So, yun mga kangiti. Yung anak naman ni Ligaw, mamaya papakita ko din sa inyo kung ano yung mga itsura nila. Sobrang cute din. At sobrang dami namin na aso dito. Sobrang nakakatuwa kasi ang cute nila eh. Nakakawala sila ng stress. Kahit makukulit sila, makukute sila. Mga ano sila, oh, mukhang mga inosente, pero makukulit, no? Cute, oh. Sobrang cute talaga ng mga tuta, mga kangiti. Mga babies na tuta. So, ayan na. Pahinga na kayo, sleep na kayo. So, yun mga kangiti. Mamaya na lang ulit, i-update ko kayo kay Ligaw naman. Papakita ko din sa inyo para makita nyo lahat at mapakita ko dyan first time sa vlog para meron din tayong remembrance na makikita natin sila pag napanood natin itong vlog, pag malalaki na sila, diba? So, yun din yung ano, kaya vlog ko din sila dito para nung baby pa sila, makita natin yung mga itsura nila. Tapos pag lumaki na sila, mapanood ulit natin itong vlog nito, diba? Makikita natin yung mga ngayon na baby pa sila na sobrang cute, na sana baby na lang sila, wag na silang lumaki kasi pag lumaki na sila, makulit na, nagngangat-ngat nga, nangangagat na, diba? Pero gan lang yun, parang tao lang din. So, yun guys, let's go, mamaya ulit. Yung mga kangiti, lumabas ako kasi papakita ko naman sa inyo yung anak ni Ligaw. So, ang mga nandito lang sa loob, yung anak ni Yumi, tsaka anak ni Daga. Kasi, bukod sa anak ni Daga at ni Yumi, sila yung mga medyo maliliit lang, na tuta. Kasi si Ligaw, yung aso namin na yun na ito, na, alam nyo, nakikita nyo naman yun sa vlog. Medyo malaki siyang aso, so ang kinalabasan ng mga anak niya, malalaki din. So hindi na magkakasya dito sa loob. At mas marami siyang anak, 7 yung anak niya. So yun. Let's go. Papakita ko din sila sa inyo para makita nyo din ang kanilang itsura. Cute din nila guys. Eto mga malalakas na to kasi ito, mga naglalakad na. Mas nauna tong maglakad. At saka mas nauna tong namulat kasi ang nanganak si Ligaw, mga kangiti, kinabukasan after mga anak ni Yumi. So, si Daga kasi yung last eh. Siya yung last na nanganak sa mga aso namin. So, pero pare-parehas naman na silang nakamulat yung mata, naglalakad na. Pero ito, malalakas na talaga yung mga tuta ni Ligaw. So, ano ko ba sila papakita sa inyo? Wait lang mga kangiti. Yung mga kangiti, dito tayo sa loob ng kusina. Pasensya nyo na kung medyo makalat dahil hindi pa tayo nakapag-imis ng mga iba't ibang, hindi pa tayo masyado nakakapag-linis dito sa loob. So, pasensya nyo na guys. So, ang una ko ipapakita sa inyo mga kangiti ay yung mga
Alam mo yan na yung mga rare. Yung mga ano lang muna, yung mga kakulay ni Ligaw. Ito si Ligaw. Hi! Yan siya, guys. So, una nating papakita ay this is, this one. Hey, come here. I wanna... Come here. Papakita kita sa vlog natin. Ayan! Hi! Say hi! Ito yung anak ni Ligaw na una. Kulay ano siya, ayan. Kulay brown and white. Diba, ang cute din nila mga kangiti. Sobrang cute. Oh, ayan talaga, mulat na mulat na yung mata niya, no? Oh, oh. Parang mga ano na yun, eh. Mga ngagat na yun, eh. Oh, oh. Hi! Hi, guys! Hello! Oh, ayan, ayan na. Okay. Muna natin pinakita, brown and white. Nakakalito kasi, ang dami kasi nila. Ang dami kasi niyang anak, eh. Oh, ito naman yung papakita ko sa inyo, mga kangiti. Second. Siya naman ay... Meron siyang... Siya naman ay black tsaka white. Ayan. Na may konting brown sa muka. Oh, ang cute din ito, oh. Ay, mga kangiti. Ano pala to? Boy siya, boy. Isa siyang boy. Hindi ko aanihin ang anak mo. Papakita ko lang sa vlog. Hindi ko naman kukunin, eh. Si Digaw naman masyado. Akala niya kukunin ko yung anak niya. So, ayan siya, guys. Hello! So, ayan. So, yung mga kangiti, magpasensya nyo ng aking kaitsurahan dyan dahil kagigising ko lang. So, yung kanina pinakita ko, hindi ko nasabi sa inyo kung ano yung gender niya. Boy siya, boy. So, napakita ko na is white na may brown. Sunod naman, black na may white. So, ito naman. Isa naman. So, ito naman, mga kangiti. Ang kulay niya naman ay... Tada! Ano, more on black siya. Ayan, oh. Cute niya din, oh. Hi, guys! Na may konting brown sa kanyang face. Ayan. So, isa siyang boy. Hi! Mulat na yung mata nila, mga kangiti, oh. Sobrang cute! Ang cute-cute niya naman! Masyado kayo. Ayan. Ano na tayo? 4 na lang. 4 pa papakita ko sa inyo kasi 7 yung anak. 3 pa lang napapakita ko. So, ito naman yung pang-apat. Tama ba? Oh, tama. Pang-apat. Hi! Ito din, more on black siya. Ayan, oh, talagang black. Tapos yung taas niya na may hihiwa na white. So, ayan siya, guys. Isa siyang... Wait lang. Isa siyang girl. This is a girl. Hi! He's so cute. Cute-cute niya, guys. Oh. Hi, guys. Hi, guys. Ayan na. Eh, medyo ano siya, sa personal mga kangiti itong pinakita ko. Halika dito. Ayan, medyo grayish siya. Gray, hindi siya pure black talaga kasi hindi niyo pagka-gray yung black niya. Kasi itong isa, talagang black na black. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, black na black to. Tapos, wait lang, hanapin ko yung dalawa kasi hindi ko makita. Wait. So, mga kangiti, ito naman yung isa pa. Tara! Itong kito kasi tinan mo yung mata niya, mga kangiti. Oh. Parang singkit. Singkit ka? Ayun, no, singkit yung mata. Parang liit ng mata niya, pero ayun, nakadilat na siya. Tapos, ito, more on white siya. Ayun, no, white. Tapos, yung tenga niya lang yung may kulay. Isa siyang boy, guys. Cute nito, oh. Ito ata yung pinakamalaking anak ni Ligaw. Ayun, no. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki, guys, compare sa mga anak ni Yumi, tsaka ni Daga na pinakita ko sa inyo kanina. Tingnan niyo kung gaano siya kalaki, oh. Isang ano ko na talaga, eh, oh. Kitang-kita na dyan, eh, oh. Ito yung pinakamalaking anak ni Yumi. Ay, ni Ligaw. Ito. Ito siya. Ayan, si Singkip. Ang pogi mo, no. Ang pogi nito. Hi! Hi! So, ayan. Yung mga kangiti, second to the last na tayo. Tapos, ito naman yung isa pa. Isa siyang girl. Ayan, ang cute din ito, oh. Ito naman, gray siya. Na may pagka-brown sa muka. Tapos, ayan, may mga batik-batik siya sa dyan niya. Hanggang paa niya, gray. Ay, black. Hindi, medyo gray to. Hindi siya pure black. Tapos meron siyang, ayan, no, ang cute ng ano niya. May konting white sa taas. Ayan, ang cute. So, hi, guys! Hi ka sa vlog. Hi! Hi! Ang cute-cute nila, guys. Grabe. Tapos, meron pa tayo yung pinaka-last, yung pinaka-rare sa anak ni Ligaw. Ito siya, wait lang. Mga kangiti, ito yung pinaka-rare sa anak ni Ligaw. Siguro sa anak ni Ligaw tsaka ni Daga, na parehas na may mga aspi na aso, meron doon na pareha sila
Ito pare silang rare, yung pinakita ko na sa inyo kanina, pero ito iba yung kulay niya. So, tadaan! Parang rin siyang Rottweiler, ayan. Kasi parang ganyan yung itsura ng Rottweiler, pero ito mga kangiti, yung anak naman ni Daga, di ba kulay black? Ito kulay gray siya. Ayan, gray yung balat niya. Basta sa personal gray yan. Ayan siya, guys. Siya ay isang boy. O, di ba? Sobrang cute! Ito yung taas niya, puro black o pure black, tapos yung baba white. Di ba? Hi! Ang pugi mo naman! Ang pugi naman ito! Ang kikik niyo! Masyado kayo! Ayan siya, guys, oh. So cute! Rare din to. Ang laki din, oh. Ang laki. Ang laki ng mga anak ni Ligaw, eh. Ito yung isa sa isang rare sa anak ni Ligaw. Siguro ito yung mga ikikip namin. So, yun, guys! Kaya mga kangiti, hindi ko na sila mabubuhat lahat dahil ang hirap ng tayo ko doon. Naka-squat lang ako. Kasi sila nakahilera sa lapag, eh. So, ayun yung mga anak nilang mga kangiti. So, sana na ano kayo dyan. Nakitan din sa mga anak ng mga aso natin. Di ba nakakatuwa? Nasagdagan na naman yung aso natin dito. Sobrang dami na naming aso. Ilan na ba aso namin? 7. So, madadagdagan pa ulit. Siguro nagpas-10 na ang aso namin dito mga kangiti. Pero, nakakatuwa kasi since mahilig naman din ako sa mga dogs. So, sobrang natutuwa ako kasi ang kikit talaga ng mga tuta. Ang kikit nila pag baby pa sila, di ba? Sobrang cute. At pag lumaki pa sila, sobrang cute din nila. Ayun, mag-aasawa at mag-aanak na naman. So, siguro, itatry namin ni Ken, yung best namin, siguro na ipakapon na yung iba. Kasi ang hirap, pag nanganak sila ulit, sila rin naman yung nahihirapan, lalo na especially yung mga babae na aso. Kasi, di ba, binubuntis lang naman sila. So, hindi naman, yung mga lalaki na aso, nangaano lang yun ng mga... Kaya mas better pag lalaki yung aso kasi pag babae yung aso mo, 'di ba, mga nganak. So nahihirap na, nakikita ko nahihirapan din yung mga aso na babae kasi in the first place, dede sa kanila. Nakukuha yung sustansya nung mga anak nila, yung sa babae na aso pag nanganak, nakukuha yung sustansya ng katawan kaya ang papayat ng mga nanay nila ngayon, sila Ligaw, si Daga, pumayat sila kasi nga syempre nagpapadede para ay, nabubulol ako. Pero, kahit na gano'n, pinapakain naman namin sila ng madami dito kasi nga, since nanganak sila, so kailangan nilang i-gain ulit yung dumang helicopter. Ano nyo, guys, oh? Hi! Commercial lang. Sa ano yun? Kasi di ba malapit dito yung Punta Pego. So, yung mga helicopter na yan, galing yung mga Punta Pego. So, yun. So, nahihirapan din yung mga babaeng aso pag nanganganak sila. So, it's better talaga na ipakapon natin sila kasi siguro okay na yung isa na mga anak sila or dalawa. Okay na yun. Kasi ang hirap sa mga, alam ko kahit na hindi nakakapagsalita yung mga aso, di ba? Nararamdaman ko din yung hirap ng mga babaeng aso na nanganganak tapos nagpapadede ng anak nila, di ba? Ang hirap din, parang yung mga aso mga kangati, para din naman yung mga tao, di ba? Parang tao din yan, para din babae yan pag nanganganak. Nahihirapan din, di ba? Nang pumapayat din, kasi nakukuha lahat ng mga sustansya ng mga anak nila, pero... Part yun mga kangiti, pero siguro tama na yung isang beses, dalawang beses na mga anak yung aso natin. Huwag na yung nahihirapan pa sila ulit, tama na siguro yun. At ang hirap din kasi, kaya gusto ko na silang ipakapon kasi ang hirap din kasi magpa-adapt ng dog. Especially diba ngayon, hindi mo sure yung taong pagbibigyan mo kung aalagaan talaga nila yung aso na... Ibigay natin sa kanila, eh. Lalo na kami dito, sobrang inaalagaan. Sinisigurado talaga namin na nakakakain sila, di ba? Nabibigyan ng vitamins, di ba? Eh, hindi natin sure dun sa mga ipapa-adapt natin ng mga, syempre, alang itapon namin yung mga tuta, di ba? Alang itapon natin, ipamigay lang kung saan-saan, di ba? Yun, isa pa yun sa pinakamahirap pag nanganak yung mga aso, syempre, hahanap ka ng mga mag-a-adapt sa kanila. Na pwedeng mag-adapt na mag-alaga na talagang aalagaan sila ng totoo, ng mamahalin sila, na hindi lang basta sa aso, di ba? So, yun. So, yun mga kangiti, siguro mamaya na lang ulit ang dami ko sinasabi sa inyo, pero sobrang nakakatuwa dahil marami na tayong mga ano dito.
nadagdagan na naman yung pamilya natin dito ng mga cute na mga dogs. So, yun guys, siguro mabaya na lang ulit. Update ko kayo ulit kung ano mga gagawin natin ngayong araw, kung madadagdagan pa natin itong vlog na ito. Pero for the meantime, babay na muna. Let's go!